ikalawang hari, si Elias at si Haring Ahazaya. Unang kabanata. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. Isang araw, nahulog si Ahazaya mula sa bintanang may rehas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria at lumha siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron, para magtanong kung gagaling pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, "Salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang diyos sa Israel? Kaya ngayon, sabihin ninyo kay Ahazaya na ito ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Pagkatapos, umalis na si Elias. Nang masabihan na ni Elias ang mga mensahero, bumalik ang mga ito sa hari. Tinanong sila ng hari, "Bakit kayo bumalik?" Sumagot sila, "Sinalubong po kami ng isang tao at sinabi niya, bumalik kayo sa hari at sabihin ninyo ang sinabi ng Panginoon. Bakit nagpadala ka ng mga tao para magtanong kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang diyos sa Israel? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Tinanong sila ng hari, "Ano ang itsura ng taong sumalubong at nagsabi nito sa inyo?" Sumagot sila, "Nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng hayop at nakasinturon na yari sa balat." Sinabi ng hari, "Si Elias iyon na taga-Tisbe." Pagkatapos, pinapunta ng hari ang isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Umakyat ang opisyal sa ibabaw ng burol kung saan nakaupo si Elias at sinabi niya, "Lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka sa kanya." Sumagot si Elias sa opisyal, "Kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka, pati ang 50 tauhan mo." Dumating nga ang apoy at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, "Lingkod ng Diyos, sinabi ng hari na pumunta ka agad sa kanya." Sumagot si Elias, "Kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka, pati ang 50 tauhan mo." Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Nagpadala ang hari ng ikatlong opisyal kasama ang 50 tauhan. Pagdating ng opisyal kay Elias, lumuhod siya bilang paggalang at nagmakaawa. "Lingkod ng Diyos, mahabag ka sa akin at sa mga tauhan ko. Huwag mo kaming patayin na iyong mga lingkod. Nalaman ko na sinunog mo ng apoy mula sa langit ang dalawang opisyal at ang mga tauhan nila. Pero mahabag kayo sa amin." Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, "Sumama ka sa kanya. Huwag kang matakot." Kaya sumama si Elias sa opisyal papunta sa hari. Pagdating ni Elias sa hari, sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bakit nagsugo ka ng mga mensahero para magtanong kay Baal-Zebub, ang diyos ng Ekron? Wala na bang diyos sa Israel na mapagtatanungan mo? Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabangon sa higaan mo. Tiyak na mamamatay ka." Namatay nga ang hari ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Dahil walang anak na lalaki si Ahazaya, si Joram na kapatid niya ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Joram noong ikalawang taon ng paghahari ni Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Ahazaya ay nakasulat sa Aklat ng Kasaysayan ng Mga Hari ng Israel.